Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Live na live tayo mula dito sa Barangay Banaba, lungsod ng Tanya, kung saan magkakaroon ng isang ugnayan sa bayan si Mayor Isko Moreno Dumagoso, Dr. Hilly Ong at ang Senatorial State ng Aksyon Demokratiko kasama ang mga magsasaka dito sa lungsod ng Tarlac. Kasalukuyan yung dumating na dito sa venue sa Barangay Manaba, lungsod ng Tarlac, ang Tambalang Isko Moreno Dumagoso at Doc Hilly Ong. Kasama nga ni Mayor Isko si Governor Susan Yap, ang Governor ng Lalawigan ng Tarlac. Inaasahan niya na makikipag-usap si Mayor Isko sa mga magsasaka dito sa lungsod ng Tarlac ngayong umagang ito. Pumikit ko muna ng 50 magsasaka mula dito sa lungsod ng Tarlac ang makakapanayam ni Mayor Isko upang alamin ang kanilang mga problema, ang kanilang mga suhestyon sa sektor ng agrikultura. At inyong nga makikita sa inyong feed ay pumasok muna sa multipurpose hall ng Barangay Banaba si Mayor Isko kasama si Governor Susan Yap ng Lalawigan ng Tarlac. At nandito na din po sa venue ang Senatorial State ng Aksyon Demokratiko sa Mira Gutok, Carl Balita at Kuya Jopet Sison. Kasi tatawagin ko na din yung ikaw din ito. Nandito pa rin po tayo sa Barangay Banaba, lungsod ng Tarlac. At kasama nga po natin ngayon ang isa sa makakausap ni Mayor Isko Moreno Dumagoso dito sa ugnayan ng bayan, dito po sa lungsod ng Tarlac. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga rin, Sir. Apo, ano po sa ngalan nila, sir? Sir, lagas po. Sina Balibag Primero, Tanak City. Ngayon po na dumating na dito si Mayor Isko sa inyong barangay, ano po yung mga nais yung iparating kay Mayor Isko? Madam, kami po ay mga mahirap ng magsasaka. Dahil po sa ngayon, yung produkto namin, alin namin talay, wala pong masyadong presyo. Mababang masyadong presyo. Yung ginagawa po namin mga input, katulad ng abono. Lalo na ngayon, matas na po yung abono na bibili namin ngayon. Sa abono po yan. Kaya meron po, ngayon ay yung meron namin second crop. Pagkala po matas na naman yung aming input na gagamitin, parang wala na kaming masasubas sa aming pinagbibili nga ni namin ng palay. Kaya, nangawagan na po sa mga kung sino man na maging presidente ng Basa o Pangulo, sana bigyan pa siya ng farmers industry
Lalo na po ngayon, madam, yung mga anak na din, kung walang halagang balong, hindi namin mga pagtapos sa kahit sa pag-aaral. Kaya, yun na po ang aming inahin. Lalo kay President Disco Moreno, sana bigyan ng pasin ng magsasahan ngayon para mataas ang partners in the field. Kaya po, kailangan tulungan mo kami sa aming kababayan. Maraming salamat po, sir. No? So, mamaya po ay inaasahan niya po na makakausap ni Mayor Isko Moreno Dumaboso ang mga sektor na pagsasaka mula dito sa lungsod ng Tarlac. Sir, maraming salamat. Sa ngayon na po ay presidente ng Farmers Association sa Pugyo. Yung sa Balibang Pinero. Maraming salamat. Maraming salamat po, sir. At ating nga po nakausap ang isa po sa opisyalis ng mga asosasyon dito sa lungsod ng Tarlac na isa sa mga kausap ni Mayor Isko Moreno Dumaboso dito sa ugnayan ng bayan dito sa lungsod ng Tarlac. Inyo nga pong makikita sa ating venue ngayon ang ating mga kababayan na makakausap ni Mayor Isko Moreno dito sa lungsod ng Tarlac. Lahat po ng ating panauhin ay sumunod sa health protocol na itinakda ng IATF. Lahat po ng mga participants ay naka-social distancing. Inyo pong makikita, wala pong naka-dikit-dikit na upuan sa ating mga bisita ngayong araw na ito. At mamaya nga po inaasahan na nga pong darating dito sa venue para po sa ating ugnayan si Mayor Isko Moreno Dumaboso, Doc Miliong, kasama po ang senatorial snake ng Aksyon Demokratiko, kasama si Samira Gutok, Carl Balita, Robert Season, at syempre po ang mga opisyalis mula sa provincial government ng Tarlac sa pangunguna ng serbisyong Mayap Governor Susan Yap at ang iba pa pong opisyalis ng dalawigan. At sa ating pagbabalik po ay makakausap pa po natin ang ating mga kababayan dito sa lungsod ng Tarlac para po dito sa ginagawang ugnayan sa bayan ng Team Bilistinos dito sa lungsod ng Tarlac. Nagbabalik po tayo. Commercial ka muna. Thank you.
nagbabaling po tayo. At nagbabalik po tayo dito sa Ugnayan sa Bayan kasama si Mayor Isko Moreno Domagoso, Doc Willie Ong at ang buong team Dennis Kilos dito po sa lungsod ng Tarlac. Sa ilang sandali naman po ay makakausap na po ni Mayor Isko Moreno Domagoso ang ating mga kababayan dito sa lungsod ng Tarlac upang pag-usapan ang issue sa sektor ng agrikultura. Ayon nga sa ating nakasama kanina, nais nilang marinig ano ba yung mga plano ni Mayor Isko Moreno Domagoso sa sektor ng agrikultura na tiyak na makakatulong sa ating mga kababayan dito sa gitnang Luzon. Kasama nga po ngayon ni Mayor Isko Moreno sa multipurpose hall si Governor Susan Yap. Nag-participate sila sa barangay chairman ng barangay Banaba dito po sa lungsod ng Tarlac. At sa ilang sandali po ay makakasama na po natin live na live mula dito sa multipurpose hall ng barangay Banaba, lungsod ng Tarlac, ang team Dennis Kilos kasama po ang mga magsasaka dito sa lungsod ng Tarlac. At kanina nga po ay nakita natin yung Senate Snip ng Team Dennis Kilos at sila nga po ay nakadaupang palad ng ating mga kababayan. At ngayon nga po ay lumabas na ng multipurpose hall si Mayor Isko Moreno Domagoso kasama si Governor Susan Yap at ang buong team Dennis Kilos. At namumuna sa Dennis Kilos, Pilipinas, mga kaibigan, pasubukan po natin ang magiging kapanatapan Mayor Isko Moreno Domagoso. Once again, ladies and gentlemen, Mayor Isko Moreno Domagoso. Alam kong lahat tayo ay sabi-sabing na makita ang pinagulang pampasang yore ng Pilipinas at nauna po sa Dennis Kilos Action. Mali po, Mayor Isko Moreno Domagoso. Di mapagmataas, ganyang iyaangat ang tas ng ating buhay. Kasi
kasama ka sa pag-unlad. Darating ang bagong umaga. Nakikinig ang Diyos sa dalangin natin. Tumawag manalig ka. Ang ating pag-asa nandito na para sa bawat Pilipino. Ikaw nais ko kapiga. Nandito na ang laban niya para sa bawat Pilipino. Bilis kita ating pag-asa. Sa kinikilalang doktor ng lansang Pilipino, Dr. Willie O. Ang ating ka-aksyon ng Samira Guto. Kilala sa TV Lido Drama Series kapag nasa kapiran, ipaglaban mo Sir Jopet Sison. Matid ang mabuti at magandang balita para sa bayan, Sir Carl Balita. Ganyan din
po sa inyo ng ating mahal na Laguna Perla, Honorable Governor Susan A. Yap. Sa iba pang mga imbitahe kalaunin, sa lahat po ng mga ribito ngayon, digit sa lahat sa ating mga pinagmamalaki at minamahal na kababayan ng magsasakang Perlaquenos mula sa iba't ibang para cooperatives and associations or FCAs and irrigators associations. Isang maganda pinagpala at mapahulugang araw po sa ating lahat. Mapalad po tayo mga kababayan Tarlaquenos sapagkat sa pagkatapon po ito ay bumisita po tayo ng ating mga palauhin na binanggit po kanina at naglaan po sila ng kaunang oras upang makadaumpanan po kayo at makapalayan higit sa lahat ng ating mga kababayan magsasaka. Isang pagbisita po upang makumusta kayo at direktang malaman ang inyong kalagayan. Sa mabilisang pagbabago po ng ating panahon, kasabay po ng patuloy na kinakaharap na pandemya bunsod ng COVID-19 ay batid po natin lahat ang kaluwagkanang epekto nito sa ating lipunan sa kalawang iba't ibang sektor, lalong-lalo na po ang sektor ng agrikultura. Dahil na din po ang antas at kalidad ng produksyon, ang pagnenegosyo at paghahanap buhay, gayon din po ang estado ng pamumuhay ng bawat magsasaka at sambayan ng Pilipino. Kaya hindi ko na po patatagalin pa, umpisan ko na po ipakilala sa inyo isa-isa ang ating mga panauhin sa araw nito upang magbigay po ng kanilang mga pangahalagang mensahe. Alam kong excited na po ang lahat. Umpisan po muna natin. Nakilala bilang isang youth leader sa Universidad ng Pilipinas at kilala din bilang isang community worker sa Marawi na patuloy na lumalaban para sa kapayapaan, kababaihan, kabataan at sa mga karaniwang magsasaka. Ang tanagurian ka-aksyon. Palakpakan po natin mga kababayan Tarlaquenos, Ma'am Samira Guido. Paalam po sa maska. Okay lang po, Sir MC? Okay lang po, Sir? Yes po. Oh, maka may protocol po tayo, Sir Mayor, na ano. Magandang umaga sa ating lahat. Assalamu alaikum. Malay ko sa'yo. Si Ate Samay, taga Marawi City. At naggagalak, sumisikap, tinatanggap na ang aking mayor ng Manila ay magiging presidente ng ating 2022 na election. Ang magsasaka ay personal na pinupuntahan niya. Pinupuntahan tayo bilang unang sektor sa lahat-lahat. Kaming kababaihan may espesyal na oras sa kanya. Pero inunat tayo dahil kinikilala ng aksyon na ang nagpapakain sa Pilipinas ay dapat unahin! Tinanong kita, Sir Tay, kanina, magkano ang nasa bulsa mo? 200 lang po. Ilan ang gusto mo walang sa bulsa? Simple lang po. Simple ang buhay. Kahit 5,000 lang. Pero yung gasolina ngayon, magkano na yung gasolina ngayon? Tumaas po, may kita 50. So magkano dapat ang iuwi kay inyo, kay nanay? Kay misis. Isa lang, ha? Ay, 3,000 lang po. 3,000 weekly. Problema po, ang kwento niyo sa akin sa likod. Umaakyat ang presyo. Umaakyat ang gasto. Umaakyat ang sakit. God, Ma'am Susan. As women, alam namin na pag magkasakit ang ina, yahap ay magkakasakit. Diba po? Kaya isa lang dapat, Mama. Sir, isa lang. Isa lang ang ina. Mahirap ng marami. Di ba tayo? Magkano pasada? Ha? Kayo, pasada ba? Driver Association? Hindi ba? Bumukit po. Bukit? Magka, ano yung tanong natin, sir? Palay po. Palay. Magkano ang pasok ng pera? Mahina po kasi mababa ang palay po ngayon eh. Ang story ng buong century, mababa. O. Bakit hindi nag-iiba? Hindi natin alam. Parang kaldero po ang ginagawa natin. Kung hindi tama ang timpla at ang magluluto ay maglalagay ng tamang timpla ng mantika, ano pang ginalagay, sir, ma'am, sa ating kaldero para makaluto ng masarap na ulam? Saho? Opo, saho. Ahos? Ano lang po yun, parang galundong na. Galundong. Budget, magkano, ma'am?
every day. Grocery market. 100,000. Isang araw. Pero ang sweldo mo, ilan? Hindi sigurado. Ang dinadala ng aksyon, dahil bilis kilos. At nakita niyo naman sa Manila, nakita niyo sa isang doktor na nagbibigay ng advice bawat araw na bawat isang segundo na may maisalba ng golf na buhay is as if you save the life ng isang buong humanity. Sinabi mo sa aming mga Muslim, Sir Mayor, you kill one, pumatay ka ng isa, parang pinatay mo na lahat. Pero pakagsalba ka, Sir Mayor, Carl, Jopet, makasalba ka ng isa dahil sa pagsasalita mo, sa pagbibigay kalinga mo, it's as if you saved the whole of humanity. And this is the leadership na pinadala namin. Kabataan, bata pa, malayo ang COVID. Bata pa. Pwede kakayanin eh. Kahit sa ang iskinita mo dalhin. Diba sir? Dumang ka na dun eh. Nilinis ang aming Nicaragua sa Quiapo. Mga kababayan namin doon. Nakala namin sa napakatagal na panahon, hindi pwede kaming bisitahin sa Quiapo Islamic Center. And if you can show sa buong mundo na kinakaya ng Manila, kakayanin ng Marawi, kakayanin ng Visayas, kakayanin ng Tarlac. Kaya dumarating po kami. Ako ipakita that with the joint force of an educated businessman na tinayo ang para sa edukasyon ng lahat ng kabataang PRC passers. Si Carl Balita, magandang balita. Alhamdulillah. Sige nga. Thank you, Carl. Kaya lang. Na isang ato, pwedeng attorney na rin, tawagin ko. Kasi lahat ng advice niya, dinadaan sa lahat ng nangangailangan ng kalinga sa ating legal Jopet season at doktor. Hindi po mawawala ang sakit na yun. And believe me po, March, April next year, election, hindi mawawala ang sakit. Kaya tumambay kami sa COVID ward, si Ate Sam Butok, crisis worker, Ma'am Bob, barangay kapitan. Kaisa ninyo, kasangganin nyo, na alam ko ang gastos na piso para sa health allocation ay dapat ipriyoridad. Iakyat ang antas ng mga magsasaka ang kanilang subsidiya at protection sa kanila. At tayong kababaihan, paano mapadali makautang? Okay ba yan, mga kababaihan? Walang sumagot. Mapadali ang pag-utang, kababaihan. Kaya talaga, inalobat, walang breakfast. Kaya po, ang bilis kilos na grupo, Aksyon Demokratiko, represented by our chairperson, Ernest Ramel, mismo, sumama sa amin ng buong pwersa ng aksyon para ipakita sa Tarlac na seryoso kami sa bilis kilos at isang butok ay tutok sa krisis, mabuhay po tayo lahat. Narinigo po natin mga kaibigan at kapayan at Awaken News ang isa sa mga sumasalamin at dadagdag po sa lakas at kakayahan ng kababaihan. Ika nga, muli po palapakan po natin ng Samira. Isa na rin po itong paraan upang makilatis talaga natin isa't isa ang mga dapat po natin talagang inagay sa balota para po sa ating minimitong pagbabago at panibagong yugto ng kaunlaran sa ating bansa. At susunod po magbibigay ng mahalagang mensahe, mga kaibigan, isang dating konsehal sa Quezon City at gumawa ng marka sa TV Legal Drama Series na kapag may katwiran, ipaglaban mo ang aaksyon sa Senado at siguradong ipaglalaban po tayong lahat, Sir Jopet Sison. Magandang araw po sa inyo lahat. Magandang umaga sa atin po nga Governor, Governor Yap. At sa inyong pong lahat dito po sa Tarlac, magandang umaga. Napapanood po ba ninyo ang aming programa? Kapag nasa katwiran, ipaglaban po natin ang ating bansa. Alam niyo po, ako'y lumaki sa Cubao. Ako po'y naging kagawad ng barangay sa barangay Pinagkaisahan. Kaya sa murang edad, miyembro na po ako ng lubong tagapamayapa. Nakikipag-usap sa ating mga kapitbahay upang maayos ang problema. Naging konsehal po ako ng 6 na taon, marami pong ordinansang naipasa at resolusyon. At ako rin po ay napunta sa sektor ng pabahay. 6 na taon po ako
sa 4 taon sa NHA, 7 taon sa National Home Mortgage Finance Corporation. Kaya malawak po ang aking karanasan sa pabahay po sa buong Pilipinas. Pagkatapos po noon, napapanood po ninyo, yung kapag nasa katwiran, paglaban mo, meron po kami dyan palabas na meron pong magsasaka na basta nalang pumirma sa kanyang inheritance ipinamigay na hindi man niya nabasa. Tandaan po natin, kapag ka lupa ang pag-uusapan, kailangan po yan makasulat. Pagka hindi nakasulat, baliwala. Pagka lupa, kailangan nakasulat, at pagka yan ay nakasulat at pinirmahan ninyo, ay may bisa po yun dahil pinirmahan ninyo. Nandito po kami para po lutusan ang napakatagal ng problema natin sa palupa. Kung titingnan po natin ang kasaysayan, nagkaroon po tayo ng free patent. Nagkaroon na po tayo ng emancipation patent. At ngayon po, pinag-uusapan natin ang CLOA. Pero yung mga award po niyan, Certificate of Land Ownership Award, ay meron pong napakaraming kondisyon. Pag-aralan po natin ang gusto. Nang sa gayon yung mga kondisyon na yan ay mabawasan, nang sa gayon magkaroon kayo ng katiyakan sa lupa ng sinasaka. Yan po ang ipinaglalaban ng Norme Isko Moreno. At nandito po kami para po mag-ikot, para po sa tingin sa inyo. Malapit na po ang halalan. Malapit na po ang ingay ng halalan. At kapag po nag-ingay, nalilito po tayo. Kapag tayo ay nalito, ay tingnan po natin ang bawat kandidato. Tingnan po natin ang ganyang sinasabi. Pero higit sa lahat, tingnan natin ang kanyang nagawa. Dito po sa Maynila, sa loob ng 2 taon, nang galing po ako sa local government, alam ko po kung gaano kabilis gumawa ng proyekto. 2 taon, ilang ospital ang naitayo, nagkaroon ng condominium, nagkaroon ng base community, at ilan pang pabahay sa kanyang lugar. Nagmamadali po. Nagmamadali dahil gustong maghatid ng serbisyo, dahil alam po niya ang kinalalagyan ng mamamayan ng lusog ng Maynila at ng mamamayan ng Pilipinas. Kung nagawa po ni Mayor Norme Isko Moreno sa Maynila, gagawin po niya sa buong Pilipinas. Ang mayor ng Maynila, gawin po nating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ang kanyang programa po ay para sa mamamayan. Inuuna po natin ang kapakanan ng mamamayan. Kaya po kasama niya kami sa adhikaing ito. Magsama-sama po tayo, ihatid po natin si Mayor sa Malacanang at paasensyon po natin ang ating bansa. Maraming maraming salamat po. Jopet season po. God first. Maraming maraming salamat po sa Jopet season. Ayan, muli po palapakan nating lahat. Ayan, mukhang alam ko na po ang lalapitan ko niyan, Sir Jopet. At sana kapag po meron medyo kumasta sa akin, eh, meron po akong lalapitan na kapag may katwiran ay ipaglalaban ako. Tama po ba? Maaasahan ko po ba yun? Makakaasa din po kayo sa balota sa pamamagitan niyan. Ayan, muli po maraming maraming salamat. At ang susunod naman po ay isang professional sa larangan ng kalusugan, edukasyon at ekonomiya ang magsisilbing tulay sa pagpapaabot ng magaganda at kapakipakinabang na mga balita tungo sa kaularan ng ating bansa. Palapakan po natin, Sir Carl Balita. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Ang nakikita ko po sa inyo ngayon ay ang taong ang tawag ko'y Lolo Terrio, na isang lover boy ng Batangas City na tumawid sa Mindoro at nailove sa isang Mindoreña at naging isang magsasakang tulad niyo. Hindi nakatungtong ng high school, subalit nakapagpaaral ng mga anak at ang kanya pong apo ang nasa harapan niyo ngayon, Carl Balita.
apo ng magsasaka. Nakapag-aral. Tumawid sa Maynila. Anak po ako ng pulis. Anak ako ng isang nagtitinda sa isang restaurant. At nakapag-aral. Nakatungtong sa UST. Nakapag-aral ng mataas na antas, master's and doctoral degree sa pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Nakarating sa ibang bansa para mag-aral at naging tulay ng napakaraming professional para sila'y maabot ang kanilang pangarap. May tatlo po akong lisensya. Isa po akong registered nurse. Isa po akong registered midwife. Kaya shout out sa mga BHW. At isa po akong licensed professional teacher. Nananahimik po ang buhay ko. Ako po, nananahimik po akong nagiging tulay ng mga graduate na gustong pumasa sa kanilang board exam. Sino po dito ang may estudyante, may mga anak, mga apo, kamag-anak sa PSU at sa iba pang mga universidad at eskwelahan dito? Taas po ang kamay. Kung sila po ay mga nurses at mga teachers, mga criminologists, malamang kilala po nila ako. Nandito po ako para ipakilala yung isang tao na tinawagan ni Yorme ng isang gabi at sinabing, Carl, samahan mo ako sa Senado, tumakbo ka, at alagaan mo ang maliliit na negosyante, alagaan mo ang mga teachers at ang edukasyon, at tulungan mo si Doc Willie Ong na alagaan ang kalusugan. Diyan po pinanganak ang 3Ks. Sino po dito ang gusto ng kalusugan? Taas ang kamay. Sino po dito ang gusto ng kabuhayan? Taas ang kamay. Sino po dito ang gusto ng karunungan? Taas ang kamay. Lang po ang gusto natin at yan ang gusto ni Yorme. Kaya nung gabing yun, hindi po ako nag-atubili. Alam kong hindi ako kilala ng marami. Subalit alam kong qualified ako para gawin ang trabahong ito sa tatlong larangang yan. At sabi ko kay Yorme, Yorme, tara, ikot tayo sa Pilipinas at ipakilala natin ang ating sarili. At gawin mo sa buong Pilipinas ang ginagawa mo sa Maynila na ako mismo ang nakakita at ako mismo ang humanga. Palakpakan niyo po, Yorme is ko. Ang nais kong pangulo. Mga kababayan, may tatlo pa akong lisensya ang gusto kong ihain sa inyong lahat. Kanina kakwentuhan ko ang mga BHW. Ang mga midwives nagsabi sa akin, Carl, bilang kapatid mo sa larangan ng kalusugan, isasama ka namin sa mga barangay. Kaya salamat sa inyo sa pag-aalaga sa ating mga kababayan. Hindi po totoong namatay mag-isa mga namatay sa COVID. Governor, alam niyo po yon. May hawak-hawak po silang kamay. Yan po ay kamay ng isang nurse, isang doktor, at isang tagapag-alaga ng kalusugan. Hindi po totoong hindi natututo ang mga bata ngayon sapagkat may natututunan sila sa loob ng bahay nila na alam nating mapapakinabangan nila sa kanilang paglaki. At yan ay dahil sa inyong mga magulang, dahil kayo ang tumatayong kanilang mga guro sa loob ng kanilang mga tahanan. Tama po ba ako? Mga kababayan, dali natin sa buong Pilipinas, dali natin sa Tarlac ang ginagawa ng aming Yorme sa Maynila. Meron po akong ampun na school dito, Governor. Yung Tarukan Elementary School. Ampun-ampun ko po yan dahil lahat po ng scholars, lahat po ng IP, lahat ng AITA, scholar ko po yan sa aking review center. Doctor, nurse, midwife, teachers, criminologist. Bakit po? Ako po naniniwala that education is a great equalizer. Gusto nyong umangat ang ating kabuhayan, tutukan natin ang karunungan dahil yan ang magsasalba sa ating lahat sa kahirapan. Ang mga batang nakikita kong tumatakbo at nag-iingay, hindi po totoo na ipapamana natin sa kanila ang kinabukasan. Hinihiram lang po natin sa kanila ang kinabukasan. At sa ngalan po ng aking kasamahan, ang aming Pangulo, ang ating Pangulo, Yorme Isko Moreno. Kasama po ang doktor ng bayan, ang matagal ko ng kaibigan, Dr. Willie Ong. Isang cardiologist, binasa sa pusapang puso at pag nagsasalita, hindi ko siya naririnig sa aking tenga, nararamdaman ko siya sa aking puso dahil specialist sa puso at nagsasalita mula sa puso papunta sa inyong mga puso. Dr. Willie Ong. Ang champion ng mga kababaihan,
at ng mga edukador, walang iba, Samira, Gotok, ang Tutok. At siyempre ang may ipaglalaban niya tayo, of course, Jopet Sisa. Hayaan niyo po na magpaalam ako sa inyo at mag-iiwan ako ng katagang. Tatlo ang krisis na nagaganap ngayon. Kalusugan, kabuhayan, karunungan. Nakabalot po yan sa pagkatao ko at ipinapangako ko. Ako ang magiging mabuting balita ng tatlong larangan yan kasama sa kabilang lahat. Maraming maraming salamat po. Loko ay po kayo. Muli po maraming salamat, Sir Carl Balita. Ayan, narinig na po natin. Sabi nga po niya, ang mabuting balita. Narinig niyo po ba? Ay, mahina po. Narinig niyo po ba? Ayan, kala ko po hindi niyo narinig. Kasi puro picture lang ng picture. Sana po maliban sa pagpipicture natin, ay pinapakinggan po natin ang kanilang mga magagandang mensahe para sa ating lahat. At sana nga po, Sir Carl Balita, sabi niyo kanina kayo po ang magsisilbing mabuting balita at inaasahan po ng lahat yan. Mabuting balita patungo po sa landas ng pagbabago at kaunlaran. Ika nga. Ang susunod naman po, ayan, papalapit na tayo ng papalapit ha. Pero bago po yung pinaka-climax, ika nga, medyo bitingin muna natin konti. Isa muna pong magsasalita atin, magbibigay ng mensahe para sa ating lahat. Isang eksperto sa larangan ng medisina at nagbibigay ng libreng payo patungkol sa usaping medikal at pangkalusugan. Ika nga, the doctor is in. Ang doktor ng bayan, Doc Willie Ong. Magandang umaga po. Ako po si Dr. Willie Ong. Baka nakikilala niyo ako sa Facebook, sa YouTube. Nandiyan ang misis ko, si Dr. Lisa. Alam niyo po, matagal na akong doktor. For 28 years na po, nagbibigay ako ng libreng payo, libreng serbisyo. Nung naging doktor ako, nung 1993, hindi ako nasasarapan, Governor, yeah. Hindi ako nasasarapan gumamot sa mga mayayaman eh. Kasi isip ko, mayaman na sila. Kahit sinong doktor puntahan nila pwede. Kahit ilang bayaran nila, ilang hospital bed. Pero yung mga mahihirap, kung matutulungan ko sila, alam ko ako lang makakaligtas sa kanya eh. Kaya mula noon, mas masaya ako pag natutulungan ko yung mahihirap. Mas sumasaya ako, mas nakakatulog ako. Sa bawat payo, sa bawat medical mission namin, pupunta ako sa mga liblib na lugar. Kahit dito rin sa Tarlac, pumunta na rin kami dati. Iba talaga pakiramdam ko pag nakikita ko kayong lahat. Oo. Una-una, hindi talaga po ako politiko. Hindi talaga ako politiko eh. Talagang mahal ko lang kayo eh. Yun lang po, mami. Wala nang iba. Hindi ko alam, hindi ako ganun kaalam sa agrikultura o sa ibang bagay. Pero pagdating dito sa COVID-19 na kailangan natin malutas bago matanggal ang mask, matuloy ang trabaho, gagawin ko po lahat para sa inyo. Ha? Wala nang bola-bola, wala nang script. Ang mga magsasaka, alam niyo po sa tagal kong nanggagamot, isang tingin ko pa lang sa tao, alam ko na ano sakit. Alam ko na kung mahina ang baga, pag laging inuubo, may plema sa umaga, di ba? Tapos, nahihirapan huminga, masakit ang likod, may high blood, may diabetes, mayroong mga matataas ang blood sugar, Bandaron, yan, nakikita. At siya pa madaan, nakikita na natin din. Medyo malakas kumain. Ba, hindi ba? Hindi niya ba? So, yun lang po talaga ang pakay ko. Isa lang po. At nung tinawag ako ni Mayor Isko, ay talagang nung sinabi niya, Doc, samahan mo ako. Marami tayong tutulungan mahihirap. Okay? Marami tayong matutulungan. Nagawa niya to sa Maynila. Meron siyang 7 ospital na pinatayo na pwede naman niya gamitin yung budget sa ibang bagay. Pero 7 pinatayo niya. Magugulan mo talaga kayo tunay. Ako hindi ako magpapabola sa politiko eh.
Actually, ayoko na tumakbo eh. Diba? Pero nung nakita ko si Mayor Isko, talagang seryoso siya talaga. Naramdaman ko sa puso ko na talagang tutulong siya eh. Gagawin niya to. Okay? Kung ako man, saan man ako mapunta, okay lang ako. Pero si Mayor Isko, pag siya ang namuno, sigurado ako bubuhos ang tulong niyo. Dito at sa ibang lugar. At siyempre, ang ganda ng ginawa ni Governor Yap dito sa inyo. Alagang-alaga kayo. Meron kayong bagong College of Medicine. Yan ang maganda sa mga public servant. Eh. Malawak eh. Meron ng magagaling na eksperto, mga doktor, mga ospital, nire-ready na niya eh. Konting suporta na lang ng gobyerno, gaganda na po ang buhay mo. So yun lang po, papangako ko na libreng gamutan, lahat ng kaya ibigay, para lang at least maka-check up, makainom ng tamang gamot. Yun lang po. So thank you very much. Maraming salamat po. Baka pwede isama niyo na rin ang aming senador, mga hindi politiko lahat to eh. Diba? Dr. Carl Balita. Siya lang ang isang sumuporta sa akin noong 2019. Ibang klase to si Carl Balita. Samira Guto, kasama ko noong 2019. At ito, matitiyak ko rin sa inyo. Mabait. Lawyer Jopet Season. Mabait talaga to. Maraming salamat po. Thank you very much. Salamat sa Aksyon Demokratiko Chairman Ernest, thank you so much. God bless po. Lord po, maraming salamat. But really, Ang iingay, hindi ako magsasalita kapag maingay. Pero hindi, joke lang po yun. Ibig sabihin po ay maingit ang ating pagtanggap sa aking susunod na ipapakilala. Gusto niyo na po bang marinig? Mukhang hindi naman. Bigyan muna natin ng malakas na palakpakan, siyempre. Yan pa ang todo. Gusto ko yung mas todo. Mas todo pa. Pinaka-todo. Sige, magbabigyan ko na po kayong lahat. Anong kaguluhan to? Ayun, joke lang po. Sige, hindi ko na po kayo bibitinin. Sa pagkakataon po ito, mga kaibigan at kababayang Talakenyos, isang napakalaking karangalan po na ipakilala sa inyong lahat ang isang taong galing sa hirap, nagsumikap, at ang tunay na lumalaban para sa bawat mamamayang Pilipino. Ang maghahatid ng bilis kilos na aksyon. Bigyan po natin ang mainit na pagtanggap at masigabong palakpakan, Sir Isko Moreno Domagoso. Sa ating minamahal na barangay kapitan, Kapitan Vicente Bildan, mga kagawad, Secretary Treasurer, Tanod, barangay health workers, iba pa mga barangay officials na nandito, at sa ating minamahal ng magandang governor, Governor Susan Yap, kay Congressman Victor Yap, at yung ating mga halal panambayan na nandito, sa mga nanay, puro kayo may asim ah. Kaya balang-abala yung mga tatay. Busy-busy sa gabi. Sa mga nanay, tatay na nandito, mga bata, kumain na ba kayo? Hindi kayo mag-alala, hindi kayo nag-iisa. Hinding-hindi kayo mawawalan. Hindi rin kayo magkakaroon. Sa ating mga magsasaka, mga tagapagbigay, kapanatagan sa amin sa Metro Manila na kami may makakain. So, nandahil sa inyo, magandang umaga sa inyo. Napakinggan ninyo ang aming mga kasamahan. At ako po ay talagang nakisuyo kay Governor na kung po pwede, makausap ko kayo
sapagkat hindi naman pwedeng ikubli na ako lumaki sa Tondo, nag-aral sa Tondo, pinanganak sa Tondo, naglingkod sa Tondo, sa Maynila. Lahat ng halos buong buhay ko, puro semento at bato ang nakita ko. Pero, sa mga magsasaka rito, nampalay. Sa maniwala kayo sa hindi ko, may kakilala kayo sa Landing Pilar, Bataan. Landing Pilar, Bataan. Maniniwala ba kayo na yung batang karap ninyo nagsipok ng palay? Di ba, pagkatapos gapasin ng makina, tumba na. O, tapos sisipukin. Tapos susubo sa treasure. 75 isang araw nun. Meron ba dito ang mga nagbato? Iba yung batong ano, ha? Masama yun. Yung sa ilog. Sa ilog. Yeah. Kukuha ka ng bato. Kakarga mo sa elk. 750 isang elk. Dahil gagawin yun sa crusher. So yun ang alam kong buhay probinsya. Yung trabaho. Yun ang alam ko. Bukod sa Maynila na pagiging basurero at sidecar boy. Lahat na lang na buhay, pinasok ko. Madalit salita. Pero yon hindi sapat yon na para malaman ko kung anong tunay na katayuan sa probinsya. Lalo na yung mga mangingisda, magsasaka, magbababoy, mag-iitlog, magmamanok. Kaya nakisuyo ako na kung po pwede, makaharap ko kayo. Kaya imbes na ako mapakinggan ninyo, kayo na lang ang pakinggan ko. Dahil mas gusto ko matuto sa inyo ngayong araw na ito para pagdating ng araw naman, may awa ang Diyos, loobin nawa ng Diyos, palarin ako, at least meron kayong tenga sa gobyerno. Kaya ihinto ko na ang pagsasalita ko kung meron kayong katanungan o meron kayong suwestiyon, tirahin nyo na ngayon. Basta ako, magte-take, no? Gagawa ako ng asignatura. Assignment ba? Mga bata, pumapasok ba kayo? Blended distance learning? So, meron kayo internet? Surti nyo naman. Sa Maynila, ganun din. May tablet, merong internet. But then again, this is all about you. Ito ay para sa inyo, itong araw na ito. And we will hopefully, pag-weho ko mamaya sa Maynila, ay marami akong matutunan sa inyo. O ngayon, kung meron man kayong tanong, ay dito sasagutin ko na sa inyo. O para meron naman kayong papel de ahensya. Balang araw. Alam niyo bakit? Para meron kayong tubusin sa akin dahil ang laway ko nasasanla. Tatapatin ko kayo kung anong kaya kong gawin at pwede kong gawin. Yung hindi ko alam gawin, hahanapan ko ng paraan kung paano tayo magkikita sa gitna ng intersection to meet you halfway. So muli, maraming salamat sa inyo. Nakalimang bulig ka kanina. Ha, talaga? Bakit tatlong bulig lang kay Yasmin? Saan mo dadalhin yung dalawa? Samira. Limang bulig eh. Malamang to, masasabong na naman to mamaya. Anyway, muli maraming salamat sa inyo. Kung meron kayong tanong, tirayin nyo na. Sasagutin ko sa abot ng aking kaalaman, sa haba rin ng aking karanasan, sa pamamahala. Okay? Muli, magandang umaga sa inyo at pagpalain nawa kayo ng bono. Muli, pakita po natin ang pinakamatinding palakpak para po sa pambansang Yorme, Mayor Isko Moreno Domagoso. Nasaan ang palakpakan?
mukhang hindi yan ang pinakatodo. Pinakatodo. Makakaasa ba si Mayor Isko sa atin? Yung pinakamalakas na sagot. Ba't parang humina? Kulang yata globe ng siopaw yata to mga to. May magbibigay po ba ng siopaw mamaya? Wala naman yata. Ayan, muli po maraming salamat sa ating pong lahat ng ating mga panuhin. Ayan. Gaya po ng nasabi ni Mayor Isko kanina, sa lahat po ng mga may katanungan, sa lahat po ng ating mga panauhin ngayon, sa ating mga magsasaka na narito sa ating covered court, ay maaari lamang pong magtaas ng kamay at aking lalapitan upang mabigay po natin ang ating mga katanungan. Sino po ang may mga tanong? Ay, ito po si Sir. Ako na po ang lalapit. Ayan. At maghanda na po ang ating mga panauhin. Ano pong pangalan? Sabihin po natin ang ating pangalan, nagpakilala at kung galing saan kooperatiba at ibanat po natin ang ating tanong. Good morning po sa ating lahat. Marlon Laksina po from Cebul Tarlac Farmers Irrigator Association, taga Barangay Tari, Tarlac City po. Mayor, may tanong po kami. Kami po ay nagtatanim ng gulay, pandagdag kita, lalo na at mababa ang presyo ng palay. Kaya lang mga namamakyaw ang kumikita dahil hindi naman tumatagal ang gulay. Kailangan pagpitas o ani ay benta agad. Ano pong tulong ang inyong magagawa sakaling kayo ay maging pangulo? Salamat po. Alam niyo, ipaalala ko lang ang naging sitwasyon ninyo noong mga Marso, Abril, noong nakaraang taon. Hindi itong Marso, Abril ngayon. Noong Marso, Abril, nagka-problema yung Central Luzon at saka Northern Luzon. Dahil yung gulay nila, galing dito, dadali sa Maynila. Ang problema, nagsara yung ibang syudad ng bagsakan. Kaya, kung maalala ninyo, maraming tinapon sa bukid na mga gulay. Kasi mas murang itapon sa bukid kaysa sa ibiyahe sa Maynila. Pero ang Maynila, hindi kami nagsara sa rekto sa gabi. So, my point is, pinilit namin kayong yakapin, unawain, na yung inyong tinanim at inanin ninyo, mapakinabangan at may benta. At nang sa ganun naman, yung aking mga kababayan sa Maynila, magkaroon ng access do sa produkto ninyo. Yun yung unang patunay na kung paano kami nagmalasaki sa mga kababayan natin hanggang Benguet, particularly Benguet. Now, ang isang tingin ko na suliranin, bakit yung gulay na ipapwersang ibentang mura, no? Una, yari ka na sa biyahe. Diba? Pangalawa, sirain. Kasi may time constraint. Hindi na magiging sariwa, malamang kuluntoy pa pagdating sa Maynila. Now, recently, meron akong naaral na mga espasyo na available na pag-aari ng pamahalaan. Sa bawat probinsya at rehiyon, nakita ko na may lupain ang NFA. No? Ang NFA ay patungkol sa bigas, pero marami silang lupain. Then, naisip ko, hindi na ako totos gas, hindi na ako gagastos, sorry ha, pagpapasisyan nyo ako minsan, ha? Hindi na ako gagastos para bumili ng lupa. Ang gagastosan ko na lang ay magtatatag ako ng cold storage facility para sa dalawang industriya. Total, ikaw'y gulay ang tinanong mo, isasabay ko na rito yung isda na magkaroon ng malalagakan para maibenta ng tama yung mga gulay na maaaring produce o sobrang na-produce or minsan pinipilit na lang gawing cash ng tao kahit na binabarat ng biyahero o ng taga-usamang palengke yun. So,
I was thinking, if kung pwede na makagkaroon tayo ng paglalagakan para sa manok, baboy, itlog, isda, at gulay. Sa lupang, nag-i-exist na. Lupa ng NFA. Di ba pag napansin nyo yung mga NFA area, ang lalaki ng lote? Sino nakikinabang? Damo. Malaking espasyo, sayang. So, we were thinking that way to create more storage facility. Then, isa pang problema, ewan ko ha, kayong mga magsasaka, traktor, di ba yung gulay may biyahin? May yad ba, di ba? At ang bayad niyan, kilometrahe. So, gagamit ka ng truck, gagamit ka ng gasolina. Pagtaas ang presyo ng gasolina, tama na naman sa'yo. Di ba? O ito, mga magsasaka. Tingnan nyo ilan ng makina, ha? Ewan ko kung tama ako, ha? Correct me if I'm wrong. Water pump. Gumagamit ng krudo. Robin, yung kuliglig. Gumagamit ng krudo. Traktora. Gumagamit ng krudo. Pag tumaas ang krudo, mataas ang puhunan. Ano magkang bigas ngayon? Ang palay? 12. Magkano dapat? 20. 17. Kita ka na. Pwede na. Pero hindi pwedeng bilhin ng 12. Dahil ang puhunan mo, 12. 13. Di ba? So, ito ngayon ang punto ko. Meron kaming ginawa sa Maynila. Meron kaming ginawa. Pwedeng kopyahin sa buong bansa. Yung prinsipyo. Ang tawag dito, delayed gratification principle. Ibig sabihin, yung gobyerno nagparaya. Nagbawas ang buwis ang gobyerno para dumami yung cash on hand ng tao. Okay. Para sa inyo lahat na nandito dito, ilistan nyo ito, ha? Singilin nyo ako dito balang araw. If given a chance, pala rin ako. Ang unang-una ko gagawin is babawasan ko ng 50% ang buwis ng langis. Tataas ba ang langis next week? Next month? Next year? Tama? O, ngayon. Eh. Pag binawasan ko ang buwis, nawalan ba gobyerno? Nawalan. Tama? Nabawasan ang kita ang gobyerno. Tama? Pag binawasan ko buwis, nawalan ang gobyerno, sino na kinabang naman? Tao. Tao. Tama? O, di magmumura na ang gas mo sa traktora. Sa krudo. Sa pump. Sa truck. Sa biyahe ng gulay mo. Tama, mali? Pwede? Posible? Ay, bakit? Tingnan ninyo, ha? Pag binawasan ko yung buwis ng krudo, magmumura rin ang ano? Kuryente. Tama, mali? Magmumura kuryente? Dahil 70% ng pag-produce ng kuryente ay galing din sa krudo. Pag tumaas ang krudo sa abroad, mataas din ang kuryente? Tama, no? E pag mababa ang krudo, e kung mababa pa buwis, okay. Yun yung pagpababa ng kuryente. Pangalawa, mababa ng source
para gumawa ng kuryente, bababaan pa natin ng 50% yung electricity tax. Today, 12%. Ibig sabihin, para maunawanin niya. Teka muna, baka mga kasosyo kayo sa Meralco rito, hindi tayo nagkakaintindihan eh. Kasosyo ba kayo sa Meralco? Ay ako, kasosyo kami nung araw sa Meralco eh. Sa poste lang kami agad, Spider-Man, okay na, may kuryente na eh. So lahat kayo nagbabayad ng kuryente eh. At di lahat kayo, buwan-buwan, may Toscas. Pag wala ka na pambayad, may kuryente ka ba? Gasera. Tama? Pag-isip mo niyan. Tama, no? Okay. So pag bumaba, tingnan ninyo ha, kasi patungkol na to sa gulay, sa palay, sa buhay, sa bahay. Pag binawasan, nawalang pagobyerno ulit. Pag binawasan ko yung buwis ng kuryente ng 50%, nawalan ba ulit ang gobyerno? Nakinabang ba ang tao? Nakatipid kayo ulit? Nakailang tipid na kayo? Nakakadalawa ng tipid na kayo? Tama, mali? O ngayon, ito maganda. Mas gugustuhin ko na bawasan ng buwis kaysa kunin ng buwis ng malaki tapos nanakawin lang ng mga politiko para sa lokohan sa ayuda, lokohan sa kalsada. Kayo, hawak ninyo yung pera. Pag nakatipid ka, hawak mo ba yung pera? Tama? Pag nakatipid ka sa krudo, hawak mo yung pera? O, hindi ka na magtitimawa. Hindi na tayo, ang hirap kasi sa isang mahirap, mahirap ka na, nangangailangan ka na, pinakakalabit-pengi ka pa ng mga tao sa gobyerno. Eto, instant. Natipid mong bahay, kuryente. Nagsaka ka, tinira mo yung kuliglig, mura krudo. May tipid ka, huwag mo lang bibinin dyan bulag, ha? Ano ba tingin mo dito, Doc? May sakit ba to? Ah, malusog, malusog. Sabi kasi si Cindy Doc eh. Saan tingin lang niya eh. May sense? May sense? Practical? Mas simple? Oh, tanong. Pag lahat ng buwis na yan, hawak ng gobyerno, sino magsasabing bibigyan? Sino magsasabing hindi bibigyan? Taong gobyerno, ano? Ito maganda. Natulongis ka pa. Bakit? Pumila ka, hindi ka pala kasali. Tama, mali? O eto, simple-simple. Simple-simple. Sabi ko sa inyo, hindi mo kailangan maging scientist sa gobyerno eh. Kailangan lang mabilis kang mag-isip. O, ang tawag ko doon, pagpaparaya. Nagparaya ang gobyerno, tumaas at kumapal ang bulsa ng tao, at pagkapal ng bulsa ng tao, ang gagawin ng tao, bibili yan ng ano? Pagkain. Bibili yan ng damit. Manonood yan ng sine. Ipapasyal ang anak. Ipapasyal ang apo. Totos ka sa Jollibee. Magmamakdo yan. Mag-aanli yan. Ano yung sabihin? Gagastos ulit. Iikot ulit yung pera. Pag-ikot ng pera, pag-inog ng pera, balik ulit sa gobyerno. Tama, mali? Pero, doon sa konsepto natin, simple-simple. 10 hektarya ka, 1 hektarya ka, pareho kayo makararamdam ng ginhawa at naibsan ninyong dalawa yung programa ng gobyerno. Naramdaman nyo, naibsan yung problema ninyo. Tama, mali? May sense? Practical? Mas madaling intindihin? Tama po ba? Ayan o yung tinatawag na delayed gratification. Kasi, noong ako'y nagsalita, noong nag-file ako, nag-declare ako ng candidacy, meron akong binitawang kwento. May binitawan akong salita. Maibsan kung man lamang yung dinaranas yung Iraq.
ibig sabihin, maaaring hindi ko kayang resolbahin ng buo. Pero mapagaan man lamang yung katatayuan ninyo. Mas marami kayong ipon, mas marami kayong savings, mas marami kayong mabibili sa buhay. Marami kayong, babalik ulit yung komersyo na yan. Meron din po yung science. Hindi yung katang isip lamang. Reverse. Kaya lang, ang magandang epekto nito, dati-rati kinukuha yung buwis, politiko gumagastos. Ngayon, binawasan ng buwis, nasa palad na mismo agad ng tao, yung kita, yung pera, yung savings. Yon ang idea ko para sa inyong lahat. Hindi lang sa para sa magbubulay. Para sa magsasaka, sa nanay nyo, sa tatay ninyo, sa eskwelahan, and so on and so forth. Ito pa maganda. Ayaw ko ng pagkadiinan pa. Pero sisimplihin ko, pagbaba lahat niyan, i-GMG nyo ha, pagbaba lahat niyan, tinalo natin ng inflation. Dahil magmumura lahat. Naturalesa. Yun ang malaking epekto niya. Gagaang ang pamumuhay. Hindi mayaman, pero gagaang. So 50% tax cuts sa oil, 50% tax cuts sa kuryente. At sigurado ako, para ko nang binigyan ng ayuda hanggang bundok ng tralala. Thank you. Ayan, maraming salamat po. Isang napaka-ikling tanong, ika nga, pero napakahaba po at napakaganda ng pagpapaliwanag, Yorme. Dahil pati po ako na hindi ako magsasaka, hindi ako taga dito, pero talagang nakinig ako at tama po ang sinabi ni Yorme. Pati ang jowa. Sorry po, wala akong jowa ngayon. May kasama po ba ako na walang jowa ngayon? Pati ang jowa makakaayuda. Kasi may bahay ka? May bahay ka? Yes po. May kuryente? Yes po. Sa pool ka? Kaya naman ano? Tatama sa'yo. Opo. Tatama sa'yo. O, minsan talaga ano lang, logic with all honesty. Kasi kailangan mong maranasan yung buhay sa lupa para mabigyan mo ng halaga yung bawat piso, posam, etneb, tasikwent at sandaan. Sa bawat masisave mong piso, marami kang mabibili. Ganun ang buhay. And that's the only way. That's why in the city of Pan, alam nyo ba naging epekto sa Maynila? Dami kong binawas na buwis. Alam nyo ba naka-tax amnesty pa kami ngayon? Ngayon, hanggang December 31, nag-tax amnesty pa ako. Para lang gumaan yung buhay ng negosyante. Bakit? Kapag nabuhay, hindi nagsara ang planta, may trabaho ang tao. Kapag hindi nagsara yung tindahan sa gitna ng mall na 2x2 or square meter, may dalawang empleyado nagtatrabaho pa rin. Kapag nakapag-save ang mga planta, mga pabrika, maliligtas ang manggagawa. The more we give them savings, the more they can sustain their business. Kasi ang gusto ko na lang, ang simpleng pangarap ko na lang, huwag nang madagdagan yung magsasarang kumpanya. Para yung may mga trabaho ngayon, manatiling may trabaho hanggang makaangat na tayo muli. At dahil tayo nagpababa ng buwis sa kuryente, nagpababa ng presyo ng buwis sa langis, yung mga banyaga nating kapitbahay, pwede na natin hikayatin. Dito na kayo magplanta. May trabaho na naman ang tao kasi magiging competitive na ang presyo ng kuryente natin sa buong Asya. Yung nauna kong kwento, instant benefit, tangible benefit. Pero yung bigger picture niyan, ang epekto niyan, mas maraming magbubukas ng negosyo, mas maraming trabaho. Sa Maynila, ang naging epekto niyan, sa pandemya, nabawasan kami ng 7%
7% ng registered business namin nagsara. Pero dahil sa mga tax measures and ease of doing business, lumagyo kami ng 12% new registered. So pag kinuwenta mo, 12 minus 7 equals 5. Positive 5% pa kami. Kaya kami nakapag-produce ng 8,052 jobs na bagong trabaho sa lungsod ng Maynila. Nawalan ang gobyerno ng Maynila, pero halos walang magutom sa Maynila dahil may chicha, dahil may trabaho. O, tas bakuna dito, bakuna doon, taas ang kamay, tusukin ko ba? Lahat tayo magtusukan. Poproteksyonan ko talaga dahil ang gusto ko, makalabas ka ng bahay, magtrabaho ka. Kasi lagi ang sinasabi sa akin ng nanay ko eh. Ang nanay ko, probinsyana. Taga-Samar. Tatay ko, taga-Antique. Nagpunta yan sa Maynila, nag-squatter doon. Nagpangita silang dalawa, ang love story nila, ako bunga. Ako'y tagapagmana ng malaking lupain sa bundo. Bulubunduking. Muusok pa. Kaya, pag makikita mo siya, exactly, kahit hindi ka sa gitna ng palayan, tatamaan ka ng pulisiya niyo. And it will stabilize naturally. Pagka umuulag na tayo ulit, nakaka-recover na tayo ulit, piyait-piyait lang. Dandahan. Nangyari sa Maynila eh. Palalawakin na lang sa buong bansa. Almost the same principle. Pagpaparaya ng pamahalaan. Nangyari sa lokal, kaya sa nasyonal. Pwede? Simple? Kaya? Naman. Ayan, maraming salamat po at kasama din ako doon. Bumalik po ang pag-aaral ko ng economics, Mayor, dahil doon sa sinawag niyong mas maraming gagastos, mas maraming kikita, mas maraming mag-iimpok, and that is another form of income on the part of the government, and that is another form of investments, more infrastructures, and that is what we call the cycle of development. And opposite to that is the cycle of poverty. Ayan, napakaganda pong pagpapaliwanag. Unang tanong pa lamang po yun, sino pa po ang may tanong? Eto pa po. Umukaw mo lang dito sa side na to. Sige po, dito po tayo, sir. Pakilala po ang ating sarili. Una po sa lahat, isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat, lalo na po sa ating mahal na Yorne. Ang aking pong tanong, ako nga po pala si Samson Velasco, isang magsasaka sa bayan ng Gerona. Ang tanong ko po sa inyo, Yorne, sobra-sobra po ang imported na bigas. Kaya pag-ani po namin, halos patas lang sa puhunan. Kapag binagyo o binaha, loging-logi na po kami. Wala ba talagang magagawa para makontrol ang walang habas na pag-angkat ng bigas? Salamat po. Di ba gusto niyo naman tapat, ano? Di ba nagsasabi ng tapat, nagsasama ng? Tama? Una, ewan ko, wala, batas yun eh. Sumapi tayo doon sa World Trade Organization, WTO. At naging member tayo nung yung rice tarification. Di ba? Basta to, basic tong alam mo, misan talaga batas, kailangan sisimplihin mo eh. Para mas madali maintindihan ng tao. Now, nagkaroon tayo, if I remember it right, nabigyan tayo ng exemption, extension. Di ba? Tapos hindi pa rin natin nagawa, extended tayo ulit. I think nag-expire noong 2017. Okay. So, madalit salita, ayaw kong ipapangako sa iyo ang isang bagay na wala akong magiging control. Because I have to deal with other nations. Tama? Pero tanong, hindi. Boys, gobyerno tayo eh. Pilipino kami. Ikaw ang gobyerno. Kasama ka namin. Bakit tayo walang magagawa? Ay hindi. May magagawa tayo. Maaring wala tayong magawa sa mga kasunduan natin sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang nasyon. Pero meron akong idea. Two things. Yung pangalawa, medyo ginagawa ko sa Maynila yun.
Yung isa, may naisip pa po. Kung wala tayong kakayanan, pigilan yung quantity na kayang ipadala sa atin, alam mo, saan ko naman sila pahirapan? Sa quality. May tinatawag paito, may test yung bigas. Hindi ko sila nilabag. Kasi bawal labagin yung usapin o kasunduan ng mga nauna sa akin. Tama? Pero binigyan ng karapatan ang ating estado na siguraduhin na yung papasok na bigas ay malinis, maayos, mabango at ligtas na kaninong kapangyarihan yun. Sa bansa, correct, ang galing mo. Doon natin dadalihin. Yun ang isang solusyon. Pangalawa, I will make sure na ang i-import lang natin, ay for purposes of reserve. Para pag may aberya, indulto, bagyo, merong makakain sigurado ang tao. Eh anong uri ng reserve? Yorme, ilang buwan yung reserve? Baka naman yung reserve mo pang isang taon. Natawa sa tatay. Kasi ganun yung mga politiko, bulero eh. Hindi dinuduktungan yung salita. Ang normal na reserve na dapat sa akin, 30 days lang. Isang buwan lang, dapat ang nakatabi ng pamalang. Para na sa ganoon, yung produkto ninyo, yun ang bibili ng utaw, ng tao. Kasi yun talaga ang purpose nun. Itanim ninyo, itinda ninyo. Bili namin, kainin namin. Tama, mali? Simple? Naman. Pangatlo, eto na. Ay dito magkakasubukan. Bilang na araw ng smuggler. Hindi ako naniniwala mag-i-import. Mura. Mura. Lugin-lugi. May nagninegosyo ba lugi? Wala. Walang philanthropist na negosyante. Oh, tolong guys. Totoo yun. Bili mo mag-i-import ang mura. Pero kaya pala mura, yung tolong guys na yun, ha? Dahil 80% smuggle. Walang buwis. Kaya mura. Yung natalo niyang 20% na mura kuno, binuwihan ka ng 80%. Tama, mali? O, di tolong gaysan. O, that's why, hihigpitan natin quality, qualitative. Wala tayong magagawa sa quantitative. Ayaw ko nakitambulahin. Baka sabihin eh, kailangan ko pang kausapin yung Europe. Kailangan ko pang makipag-usap doon. Eh kukumbisihin ko pa yun, magdudugo pa ilong ko kaka-English doon, mamumutla lang ako. So, yung bagay na wala akong control, o sige, pero yung bagay na may control tayo bilang estado is yung quality. Doon na tayo magkakahirapan. Papasok sila sa butas ng karayon bago nila madala yung bigas nitong hindi natin maintindihan bakit ang dami-dami, ang dami naman sa market. Okay? Pangatlo, yun. O, kita mo ha. Ewan ko, meron ba nagmamanok dito? May nagbababoy ba rito? Sa Maynila, ang mayor ng Maynila, walang otoridad sa loob ng pier. Nasa amin ang pier, di ba? Pier 2, 4, 6, 8, G's, 12, 14, 16, 18. Tapos ICTSI, ADI, lahat ng pier nasa Maynila. Ang mayor ng Maynila, walang otoridad sa loob ng pier. PPA yun eh. Naunawaan nyo? Di ba may dingding yun? Paglabas ng dingding, kaninong kalsada na yun? Kalsada ng Maynila. Tama, mali? Labas na PPA doon, ano? O sino na may otoridad doon? Mayor.
Kaya paglabas ng illegal meat, ng illegal na manok, ng illegal na baboy, at natipan ako, eh maraming chismoso sa tondo. Kaya nga ako lagi nasa kalye, doon ako nakakakuha ng tip eh. Paglabas nun, kalawit lahat yun. Kaya naproteksyonan yung mga magbababoy, magmamanok, maggugulay. Pare, meron kami nadali mga gulay galing China. Illegal. Nakalawit namin. Well, that is our own little way to protect the interest of the farmers and the producer, meat producer. O tingnan nyo ngayon, 94 billion halos ang lugi ng manok, magbababoy at mag-itlog. Bakit? Bumaha ng imported sa bansa. Tapos, ay yabang-yabang natin magsasalita. Oh, tulungan ang mga magsasaka. Tulungan ang agrikultura. Oh, tulungan palang malugi para maging subdivision na lang yung lupa mo. Di ba, bulahadas? Kaya nagtatandaan ng mga magsasaka eh. Bakit? Eh, sasabihin na lang sa anak, anak, huwag ka na magsaka. Bakit? Eh, kahit na kung ano-ano ng rayuma inabot ko dito, hindi pa ako yumaman eh. Oh, kaya hindi ka yayaman dito sa pagsasaka, anak, dahil wala tayong kakamping gobyerno. Dahil ang gobyerno, bungol. Bingi. Kaya misan, may lalapit na lang na ahente, tay, nagtareng iyo. Dalawa eh. Kamusta naman? Gusto mo 1,000,000 na ngayon. May pera ka na. Di ba? Ay, naku Diyos ko, hindi. Tandaan ninyo, sinasabi ko sa inyo. Kaya yung mga tolongge sa Maynila, kaya yung mga mayayaman na elitista, kaya galit sa akin yung mga yun. Dahil ako, modest niya, hindi sa pagbubuhat ng bangko. Mahalata mo pag buladas eh. Alam mo kagad eh, basang-basa mo na kagad pag buladas ang kartada. Di ba? But anyway, alagaan nyo yung lupa ninyo. 6 na buwan na lang. Yayaman din naman yan. Ayan, muli po maraming salamat para po sa pagsagot sa ating ikalawang katanungan. Hindi po ako nagkakamali, panghuling tanong na lamang po ito, pagkakataon. Hindi po ako makatayo kasi binabawalan ako ng mga cameraman. Mukhang dito na lamang po ako magtatanong. Hanggang mamaya nakadapa na po ako dito. Sige po, kayo pong magtatanong. Ah, okay pa po ba na nakaliad na lang ako dito o higa? Ayan, pwede na po ako daw akong tumayo. Salamat naman po. Pakilala po tayo, sir, at ang ating katanungan. Hindi po. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Rocky Gutierrez ng Pumilyas Agriculture Cooperative sa Lapas Tarlac po. Mayor, ang tanong po, ano po ang pwede na aksyon na dapat sa mga traders at buyers na nagtitake advantage po during harvest sa rainy season? Okay? So sila po yung parang sabihin ko na po nagmamanipulate o nagmamonopolya sa presyo. Kasi po wala pong magagawa ang farmer ano po, na nag-harvest ng walang araw. Ano po, hindi niya po mabibilad yan. Okay? So, kung magkano na lang po ang sasabihin ng buyer, wala na pong magagawa ang farmer. So, sana po, action lang po, puso lang po para dito. One, the government can make a flooring of the price. Ibig sabihin, kaya na may subsidize eh. Kasi, di ba, ewan ko ah, I think social scientists will agree with me. The number one threat to national security is food security. Okay. If we all agree with that, then anything that will disrupt, disturb, badly affect the guarantee of food, especially rice for that matter, it should be the utmost concern o pangunahing tutugunan ng pamahalaan. Now, I hope I can make senses with the local legislators, the national legislators. Kakap natin yung flooring. Halimbawa,
kwentahan lang tayo para sa kwenta. Magkano ngayon? Magkano? 12. 12, halimbawa 12. 12 tabla. Lugi. Ano tabla? 17 tabla? Hindi totoo. Hindi yung tabla muna sa tabla. Yung totoo. 14? Pair na yun. Oo, huwag niyo nabulahin. Basta, ano na tayo, totohanan na tayo. Kasi, naghahanap tayo ng solusyon eh. Kasi ako, magpapasingil ako sa inyo later on. Maniwala kayo sa akin. Gustong gusto ko, sinisingil ako ng tao. So, pagpalagay natin 14. Tabla. Bumagyo, dumapa. Sira. Tama? Darak na lang. Darak na lang. O ay kung lagyan natin 15. Ay di wala na makakapagmanipula. Bakit? Pag hindi niya binili, gobyerno bibili. Tama ba? Tanong, bumibili ba ang gobyerno sa Vietnam? Bumibili. Bumibili ba ang gobyerno dati sa Thailand? Bumibili. Tama? Sino kumita? Vietcong. Thailand. Tama? Oh, tama. Malamang. O eh, bakit hindi ka nalang kumita? Ikaw naman ang nagtanim, Pilipino ka. Ganon din naman eh, may kikita rin naman eh. Bakit kailangan Banyaga pa kumita? Hindi nalang Pilipino kumita. May gastos ba gobyerno doon? Pag bumili sa Vietnam? Pero, tama? O eh, ba't hindi ko nalang kayo gastusan? So dapat magkaroon ng flooring, yung pinakamababa. Para kahit na mag, ano yun, 12, 13, kahit ano pang computation ninyo, alam ninyo, meron nang bumalik. Kahit na alam mo nang palugi ka na, nakabawi ka pa. Tapos, galing mo, balik po una. Tapos, next season, o magdasal ka na, sana huwag nang umulan. Parang yung siya ipalay. Tama mali. Pangalawa, pinag-iisip ako, siguro in a matter of few weeks, sasabihin ko na rin. Yung magkaroon ng silo, yung silo, drying, drying ano nang ano, para hindi na sa kalsada. Kasi napasin ko pag sa kalsada, okay, pag sa kalsada, nasa gasaan, biyak, hindi. Pag maraming broken, mahal, mura. See? Sabi ko siya, misal logic lang eh. Hindi po ako magsasaka, ha? Hindi po ako magsasaka. Pero minsan, logic lang. So if we have silo, dryer, then the value, the crop value, and the lifespan, yung buhay ng palay, maganda na kalidad, maganda at buo pa, baka mababa pa yung broken, tapos protektado dahil nakatenga sa tamang sisidlan. Ayun, yun ang naisip ko doon sa pagsasama. Okay? Yes, sir! Nagtataas kayo kamay. Yes po, meron pa po tayong karagdagang katanungan. Pakilala po tayo, sir. Magandang umaga po, Yorme. Roy Pascua po, barangay kagawad ng barangay Labuis sa Rosy Tarlac. Ang tanong ko lang, Mayor, is ito. Ang pinaka-cheapest source of protein is tilapia. So, hopefully, yung mga third class and fourth class municipality ay magkaroon ng enough supply, especially yung mga rainfed. Kasi kawawa yung mga maliliit nating mga kabarangay na kung saan ay umaasa lang sa sahodulan. Hopefully, magkakaroon ng backward integration na dapat pagtagulan, meron na kagad available na quality of seeds. Paano lang sa ganun? Pagdating ng araw, ay meron na silang makukuwang tilapia. So, yun lamang po. Maraming salamat. Gano'n nakatagal pinangako sa inyo yung balog-balog? Binata ka pa? 50 years na yata yun. Hindi pa natapos ang arkitekto? Ha? Grabe yun, ano? Anyway, kasi naisip ko lang. Kaya ako naalala kasi sinabi mo tubig, pagsahod ng tubig. E naalala ko dito, meron dito ang pinapangako yung mga politiko nung araw, ng mga nakaraang
panahon, balog-balog. Oh, yung pala bilog-bilog ang nakuha ninyo. Nabilog-bilog ang ulo ninyo. But anyway, we'll cross the bridge when we get there. But meron ako solusyon. Tingnan nyo nga, turuan nyo ako. Meron akong idea. Kasi fishery. So, magkaiba kasi yung farming, agriculture. Tingnan mo tayo kung tama ba to. Wala tong TOSGAS, ha? Wala na tong hiring. Gagawa na lang ng batas. Wala pang TOSGAS yun. Paghihiwalayin ko ang Department of Agriculture at Department, at gagawin natin Department of Bureau of Fishery and Aquatic Resources. Dito niyo ako sitahin. Dito niyo ako, tingnan niyo nga, itama niyo ako. Yung magaling sa lupa, hindi magaling sa dagat. Tama, mali? Yung magaling sa dagat o sa tubig, hindi magaling sa lupa. Tama, mali? Eh bakit iisa lang sila? Kaya bakit hindi magbalanse ang pagsustina ng pagkain? Saan ka nakakita? Kaya ko sinama yung sa ano, sa gulay, yung storage, kasi yun yung talagang endgame. Yung isda, saan ka nakakita? Isda, walang refrigerator, isang banyera, nabili sa'yo, kalahating banyera, lugi ka pa sa krudo, di ba? Sinapul ka pa ng alon, yung kalahati hindi nabili, ano mangyayari? Mabubulok. Tama. That's why yun yung sinasabi ko. Anong gagawin mo na lang? Daing. Di ba? Daing. Daing. Daing ka ng daing. Ang alat nito. Daing ka lang ng daing. Tama, mali. Kasi ba't mo idadaing? Kasi walang storage facility. Walang gobyerno talaga nakatuon para sa'yo. O, tapos, ibabakasakali mo na lang na mabili. So yun yung point ko. The answer to that is, I hope, ayoko kayong pangakuan eh. Kasi mukhang nadala na kayo for 50 years sa balog-balog eh. Huh? I will look into it so that we can empower 34,000 hectares of land interlock to be irrigated by that dam. I think it's about 5 billion pesos. Akalaya mo eh, yung patient 8 billion. Eh kung dam na lang ang tinayo, may tubig kayo. Fish. Nanay, tawag. Pero di ba, nanay, di ba? Sa Quintas Claras, kaya pala natin bumili ng ganong karaming fish. Pero yung dam mo, 50 years na, binata pa. At least hindi ka abusado. Ano pangalan niyo? Tabarloka. Buti hindi ka abusado, tay. Alam mo bakit? Abay, napangakuan ka na. Gusto mo to pa rin pa. Kaya nga bulag, ano, balog-balog. Naging bilog-bilog. Bilog-bilogan ang ulo. Pero yun ang sagot ko doon. I will separate it so that there will be a right person and group of people that will address the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Within the department. Oh, eh kasi, attorney, ginawa mo DA, oh, farmer, very good sa farmer. Eh paano yung fishery? Wala naman siyang alam. Tama, mali. Oh, eh ngayon, binaligtad ko naman ang sitwasyon. Oh, naglagay naman tayo ng kilya sa manging isda. Oh, ikaw hawa naman yung magsasaka. Bakit? Eh ang alam ng mangisda eh. Tama, mali. Kung hiwalay natin sila, may katiyakan ang mga manging isda, may katiyakan ang mga land-based agricultural product. Tama, mali. Parehong may atensyon. Then may kapanatagan ng tao na meron siyang machichicha. Because if we believe that food threat to national security is food security, then the government should dapat hindi maging kwidaw. Dapat walang agam-agam na gumastos para masigurado
na may makakain ang bawat Pilipino. And the only way to do that is to continue to listen on the situation ng mga nagpo-produce ng pagkain. Yun pong gagawin ko. Ihiwalay ko talaga. Thank you. Yeah, maraming salamat po muli, Mayor Isko Moreno. At bago po tayo magtapos sa ating pagtitipon, nandito rin po kasama natin ang ating kinatawan sa Kongreso sa ikalawang distrito ng Lalawigang Tarlac. Palakpan po natin Honorable Congressman Victor Ayat. Ayan po. Naglaan din po siya ng kanyang oras. Magandang araw po, Congressman Dick. Ayan po, narinig na po natin kanina ang mga napakagandang pagpapaliwanag at kasagutan po ni Yorme sa mga katanungan po ng ating mga kababayang magsasaka. At sa pagpunta pong ito ay alam ko na marami pa pong katanungan, pero puputuli na po natin ang ating programa dahil marami pa pong bibisitahin ang ating mga panauhin sa araw nito dito sa Lalawigang Tarlac. Kaya muli po, sa ngalan ng pamahalaang panlalawigan ng Tarlac, sa pamumuno po ni Governor Susan Ayap at gayon din po ni Congressman Victor Ayap at sa lahat po ng bumubuo ng sangguniang panlalawigan, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa pagbisita po ninyo. Mayor Isko Moreno, gayon din po sa ating doktor ng bayan, Dr. Leong, sa ating pong ka-action, Ma'am Samira Guto, sa talagang magtatanggol po para sa ating lahat. Bago ko kami malis, thank you sa time nyo, ha? Thank you sa time nyo. I hope marami akong naiwang singilin ninyo sa akin balang araw. Basta yun lang ang kaya ko, yung laway ko nasasanlak. So whatever you hear today, given a chance, pumanatag kayo. May awaan Diyos. Walang susuko, ha? Walang bibitaw. Kaya natin to. Makakarausin tayo, ha? Pagpalain kayo ng kong may kapal. Pilipinas! God first! God first!